sobrang busy nga natin itong mga nagdaang araw, pero syempre meron pa rin tayong project ng mga ginagawa. At tulad nito, yan. So makikita nga natin dito na nakabaklas itong motor na to. At syempre, binaklas to dahil nga magkapalit na siya ng clutch conversion kit. Dati kasi nakasawsaw clutch lang siya. So ito na yung nabili niya. Ayan. So 1,000 daw ang bili niya dito. Ayan. Tapos kung papasin ninyo, ganyan lang yung pinaka nakalagay sa may gilid niya, sa may spring, para bumalik-balik pa rin yung pag piniga niya yung clutch. Tapos ito yung loob niya. Ganyan yung itsura, di ba? So ibang-iba talaga siya compared doon sa suksok na clutch. Bali, etong bilog na yan, yung parang tumutukod na yan, ayan ay nagtumutulak, no? Para yung sa ating secondary clutch, para yun na nga, gumana yung clutch natin. Yan, kaya chinecheck ko kung maangat ba. Kasi pag hindi maangat yan, wala, hindi kagana. Kaya kailangan talaga gumana yan. Tapos, eto na nga yung dati niya, yan, suksok. Ayan, so ayun lang yung butas niyan, di ba? Makikita niya naman yung butas niyan nandun sa may gilid. Tapos, ayan, talagang istak na istak to, binatasan lang sa taas. Tapos kasi nga, conversion. Di ba? Pagka-conversion, mas makakatipid kayo. Kaso nga lang, syempre, ibang-iba pa rin pagka bumili kayo ng clutch kit. Mas maganda, bumili na lang kayo ng clutch kit kapag kagagamit kayo. Tapos eto, ayan, dito, kumbaga, eto yung kanyang, para mapiga niya yung clutch, ito yung gumagana ron. Ayan, so DIY din to. Ganyan siya. Ayan, tapos yan, nakalagay yung pinaka-lock niya dyan. Tapos, ayun na, nakakonekta na yung clutch niya. Bali, yan, next nga natin dyan, sasalpak na kasi natin to. Ito yung XRM110 na binubuo nga namin, pinapaganda nga namin nung kaibigan natin, si kaibigang Sammy. Napakabait niya ni kaibigan Sammy. Yan. In regards sa wiring, yan. Pati nga wiring, pinag-aaralan din namin dito. Kasi nga, purong DIY yung pagbibuild nga namin dito. Ito na siya, nakabit na namin siya, bali ganyan. Kaso nga lang, ang problema kasi namin dito, kahit anong adjust namin, mahaba. Talagang mahaba pa rin yung kanyang pinaka-kable. Ang kamahaba, hindi kumakagat yung clutch, kaya useless, no? Kahit anong gawin namin, wala, hindi talaga ubra. Kaya ginawa namin, buti na lang talaga, flexible to si kaibigan natin. Yan, meron siyang welding, pang-welding dito, i-welding niya yan para gumanda, para mas umaba. Tapos pag umaba na, ito na itsura, yan. Siyempre, kinat ko na yung video, ano, para naman, hindi na kami masyado mahaba itong i-upload natin, yan. Diba? Kaya kung bibili kayo ng clutch kit, tapos XRM110 nyo, so, mas maganda ay mag-welding kayo ng ganito. Yun lang. Thank you.